Alright, then dito, mag-a-add na tayo ng VLAN values or parameters. Hello sa mga ka-IT natin dyan! Welcome back dito sa ating channel. Ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-IT ay ang ating Comfast E3410N V2 na naka-VLAN enabled. So, ito siya. So, itong ating Comfast E3410N V2 ay directional antenna. Alright, so doon natin ito. Ito tutok no, sa area or direction na gusto natin abutin ng ating PIS Wi-Fi signal. At ngayon mga ka-IT, yung gagawin natin dito ay isi-set up natin siya as VLAN set up para sa ating mga PIS Wi-Fi window machine. Alright, so ito ang ating Comfast E3410N V2. Yan. Oops. Tignan natin yan. Yan. At mayroon siyang of course ang kanyang pangtali, no? Ito. Yan. At ang kanyang POA adapter. So, ito na mga ka-IT na i-powered na natin ang ating Comfast E3410N V2. Yan. So, ang ating palang connection from here sa kanyang POA adapter. Ayan. Punta dito sa one port. Yan. So, sa one port natin siya kinonek. So, yung LAN yun, yung nasa left side, saka ito yung one port niya. Okay. So, kukonek tayo dito sa ating antena, mga ka-IT, via Wi-Fi, no? Para makonfigure natin siya sa ating laptop. Okay, so mga ka-IT, dito tayo sa ating laptop at ang gagawin natin ay kukonek tayo sa ating Comfast E3410N V2. Okay, so ang kanyang isa sa ID ay ito, Comfast 6E552G. Alright, so connect tayo dyan. Okay, so connected na tayo. So next ating gagawin mga ka-IT ay magbukas tayo ng ating browser dyan. Ito. And then dito, type natin ang kanyang IP address which is ang 192.168.10.1. So ito ang default IP address no ng ating Comfast E3410N V2. So enter lang natin. And then dito, login na tayo. Default niya is admin. Then login natin. Alright, so dito na tayo sa homepage ng ating Comfast E3410N V2. At currently, ang kanyang mode ay yan, naka-router. Okay, at ang kanyang access ay DHCP. 00 ang kanyang IP address, no? Since na hindi pa natin siya kinoconnect sa ating internet. So, wala pa siya nakakuha ang IP address. Alright, so tingnan muna natin ang mga features na nandito sa ating Comfast E3410N V2. So, punta tayo sa wizard. Yan, din dito makikita natin no, yung mga options na pwede nating gawin. So, nandito ang bridge, meron din ditong AP, repeater, and router. So, mamaya mga ka-IT, dito tayo sa AP since nagagamitin natin siya sa ating PIS Wi-Fi window machine. So, punta muna tayo sa network. Okay, at ito ang kanyang LAN settings. So, ito ang kanyang IP address, subnet. Okay, so ang kanyang DHCP. Okay, and then punta tayo sa wireless. So, currently no, ang kanyang SSID, ayan. Alright, so bandwidth. Alright, so ito, naka-LAN pa lang siya no, since na wala pa tayong ginawang VLAN setup or inadd na parameters ng ating VLAN. So, next, tingnan natin yung WAN. So, alright, dito, kung halimbawa, no, setup natin to at yung connection natin ay naka-DHCP, static, or PPPoE. Okay, so next, ito ang ating VLAN. So, tingnan natin. Alright, so dito, pwede tayo mag-add. Yan, dito ang ating protocol, ID. Alright, so remarks, natin dating LAN port. So, dito pala, LAN 2 pa lang yung meron tayo since na wala pa tayong kinikreate dyan na VLAN. Okay, so punta muna tayo sa system. Okay, so dito tayo sa ating tools. Dito natin makikita yung factory reset, import, export settings, and upgrade. Aha! So ito pala mga ka-IT, no, meron tayong previous video dyan, yung nag-upgrade tayo ng ating Comfast din, since na hindi pa siya naka-VLAN enabled. But since ito,
yung ating A3410 and V2 ay naka VLAN enabled na, so no need tayo mag-upgrade. Alright, so dito tayo sa change. So ito naman yung password. Okay, so ating admin password, login password dyan. So pwede tayo mag-change. So remote, ito naman siguro yung sa remote management, no? Pag gusto nating ma-manage ang ating Comfast A3410N na V2 remotely. Then view log, okay, so kung ano yung mga updates sa ating antenna. Ayan. Okay, so time started, time restart. So dito pwede nating i-enable, no, yung parang auto restart ng ating antenna. And then maglagay tayo dito ng time frame and time settings. So yan, okay naman, naka-default lang siya. So firewall, punta tayo sa ating firewall, and then dito pwede tayong mag IP filter. So halimbawa, kung gusto natin mag-block, no, ng mga IP addresses diyan. Okay, so start IP and end IP. So mag-add lang tayo dito at ang kanyang agreement. So pwedeng TCP, UDP. So mostly all yung ating nilalagay dyan. Alright, so MAC filter. Ito naman yung parang kung gusto natin mag-block din ng MAC address ng halimbawa ng mga users dyan, no, yung mga cellphone. So dito lang tayo, add. Then lagay tayo dyan ng remarks. Meron din dito URL filter. So ito naman sa mga website blocking. So add lang tayo dyan. Port forwarding. Okay, so ito naman siguro pag gusto nating mag-access, no, halimbawa may device tayo na connected dito sa ating antenna, like ang ating webcam, no, or mga CCTV cameras diyan. So kung gusto natin siyang i-access remotely, ito, dito tayo mag port forwarding. Okay. ARP binding, DMZ, DDoS defense. So ito mga ka-IT, yan, naka-check siya. So, pwede natin siyang i-check, no? At least lang natin. So, kung hindi siya naka-check dyan sa inyo, pwede natin i-check and then click natin yung optimize. Okay, so ito, dagdag security pa sa ating antenna dyan. Okay, then users. Wireless users. So, dito natin makikita, no, yung mga connected sa ating antenna wirelessly. And then, filter list naman. Okay, so kung mayroon tayo dyan mga na-block na, like IP, MAC filter, or yung URL filter. Alright, so punta na tayo sa pinaka-highlight nitong ating video. So, sa VLAN setup. So, first, punta tayo sa wizard. Ayan, and then i-click natin yung AP since na ito yung mode na ating gagawin. So, AP tayo. Then, dito sa IP address, at islamo na natin to. But, pwede naman tayo maglagay dito, no, kung ano yung gusto nating IP address sa ating antenna. So, next lang natin. And then dito sa wireless settings, so wag muna nating i-change, no, ang kanyang SSID for video purposes lang. But pwede naman tayo maglagay dyan. So halimbawa, kung ano yung name ng inyong piso Wi-Fi. So pwede kayo maglagay dito. So password is, of course, no lang natin or blank lang natin. Then bandwidth, yan, naka-default lang yan. Then ang kanyang launch range, 2 kilometers. Okay, so finish lang natin. Alright, so settings is confirming now. Okay, so tapos na. Alright, so currently ang kanyang mode ay naka-AP. So next natin gagawin mga ka-IT, balik tayo sa network. And then punta na tayo sa ating VLAN. Alright, then dito mag-a-add na tayo ng VLAN values or parameters. Click natin yung add. And then yung proto or yung protocol is DHCP lang. And then yung ating VLAN ID, ilagay natin dito, 22. Yan, since ng ating piso Wi-Fi window machine ay na-set na natin into VLAN ID 22. So dito sa ating antenna, ay ilagay din natin yung VLAN ID 22. Alright, so yung IP address, since naka-DHCP tayo, is hindi natin yan ma-change, no? Okay, so ganoon din dito sa one mask. Alright, so naka-grayed out siya. And then yung port na gagamitin natin ay of course LAN to. Ito yung ating one port sa ating antenna. Alright, so check natin yan. Okay, then save natin. Okay, so ayan, nag-load na siya ulit. Alright, so i-review natin mga ka-IT. Punta tayo sa ating wireless or dito sa ating LAN.
So since hindi tayo nag-change ng IP address, so ito lang siya. Then sa ating wireless, hindi rin tayo dyan nag-change ng ating SSID. Okay. At dito sa ating LAN, VLAN, ay pwede na natin ditong i-select yung VLAN. Ayan. So check natin yung, or click natin yung VLAN 1. Alright. And then modify. Kasi pag hindi natin pinilitan, itong dito sa may VLAN, hindi kagana, no, yung ating antena. Or hindi tayo makakonect dyan yung ating CP. Alright, so hindi na nag-load ang kanyang page, no, ng ating antena. Since nga, nag-change tayo into VLAN. So, kumbaga, hindi na natin ma-access or wala na tayong access sa ating antena. Okay, so dito, even though connected pa tayo dito, ayan, but since hindi na tayo makapag-access or makapag-login, since nga, nag-change tayo ng VLAN. Alright, so try natin i-refresh to. Ayan, so wala. Isa pa. Ayan, so wala na tayong access, no, sa ating antena. Alright, so mga ka-IT, pwede na natin itong i-connect, no, sa ating piso Wi-Fi window machine since na naset na natin ang VLAN. Alright, so let's go. So dito mga ka-IT, meron tayong desktop switch. Ito. Ayan, cute lang ating desktop switch. So ito is TP-Link. Meron tayong previous video nito mga ka-IT, no? Ito yung pinakamurang desktop switch na pwede sa VLAN setup ng ating piso Wi-Fi window machine. Yan, so ito ang ating gagamitin dito sa ating video. Alright, so ang gagawin natin mga ka-IT, i-connect natin ang ating antena dito. Yung ating Compass E3410N, V2, tsaka ang ating piso Wi-Fi window machine. At ito i-connect natin sa ating router. Alright, so meron tayong cable dito mga ka-IT. At itong cable na to ay galing ito sa ating router. So, tingnan natin. Ayan, ang ating cable. Papunta yan sa ating router. Ayan, ito siya. Ayan, yung kulay blue na yan. Okay. Ito. So, i-connect natin to sa ating desktop switch. Alright. Then, dito sa desktop switch, i-connect rin natin ang ating antena. So, ito yung yellow na cable mga ka-IT. Ito yung ating antena. Okay. Tingnan natin. And then, yung isa naman, ito. Yan. Ito naman yung sa ating piso Wi-Fi window machine. Okay. Ito, connected na to sa ating piso Wi-Fi window machine. At ito ang kanyang dulo. Okay, connect natin dito sa ating desktop switch. Right, so dito mga ka-IT, kahit saan lang natin i-connect dyan, no? Okay, ito, pwede rin dito. Saka yung iba, kahit saan, pwede rin. Right, so pwede pa tayo mag-add dito ng antena. Okay. And then, i-power on na natin ang ating desktop switch. Ayan. And then, i-on na rin natin ang ating piso Wi-Fi window machine. Okay. So, mga ka-IT, again, ang ating connection from router, itong cable na to, then papunta sa ating desktop switch. And then, dito sa ating desktop switch, ito yung ating antena. At ito naman yung ating piso Wi-Fi. Okay, so mga ka-IT, ready na ang ating piso Wi-Fi window machine, no? Try na natin kumunek sa ating VLAN setup gamit ang ating Comfast E3410N. Ayan. Okay, so connect tayo. So ito yung ating SSID, no? Since na hindi natin pinalitan, yet pa rin siya yung Comfast 6E552G. Okay, so connect tayo dyan. Ayun, connected. Ayan, so lumabas na ang ating portal. So, ang gamit natin dito mga ka-IT ay one-click piece of Wi-Fi system. Okay, so subukan natin kumunek. Insert coin tayo. Okay, volume natin para marinig natin yung tut-tut-tut dyan. Okay, so mag-insert coin tayo. Ito yung ating barya. May piso tayo dito. 10 piso tsaka 5 piso. Try natin itong piso. Ayun, no? So, total credits, 1 piso. Next, 5 piso.
Ayan, then 10. Okay. Done paying lang. Alright. So, connected. Check natin kung meron tayong internet. Alright. So, meron mga ka-IT, no? Ayan. YouTube. Try natin mag-play ng video. Alright. Okay na okay. So, successful ang ating VLAN setup mga ka-IT gamit ang ating Comfast A3410N V2. So, sa mga karagdagang suggestions dyan, pwede kayong mag-comment dito sa ating video. And of course, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nating kalimutang mag-like, mag-subscribe dito sa ating channel, and click na rin natin yung notification bell para maging notified tayo sa mga panibagong videos natin. So, maraming salamat mga ka-IT!